Ang inyong mapapakinggan ay bigay sa atin ng ating kaibigan na si Canole na may pinamagatang Siga pumasok sa teritoryo ng aswang. Sa lugar nila Brando sa Iloilo, kilala siya na matapang na tao. Maraming natatakot sa kanya, lalong-lalo na ang mga dayuhan. Katunayan, si Brando ang nagpalaya sa mga dayuhang taga-Dueñas. Nang mapalayas niya ang mga ito, pinagmamalaki pa nila kay Brando na yung mga lahi nila sa Dueñas ay purong aswang. Hindi naman ako natatakot dyan sa lahi nyo. Eh anong pakialam ko? Basta nandito kayo sa lugar namin, huwag kayong manggugulo. Aswang? Palagay mo, ha? Palagay mo, wala bang aswang dito sa amin? Siyempre meron din, kaya hindi na bago sa akin ang mga ganyan, ha? Magsigsilayas na kayo rito. Bago umalis ang mga yun, nag-iwan ng napakatalim na titig na kung iisipin mong maigi ay meron yun ibig sabihin. Pag-uwi noon ni Brando sa kanilang bahay, madali siyang sinalubong ng nakababata niyang kapatid na si Junjun. Nung, buti na lang umuwi ka na. O eh bakit? May nangyari ba rito sa bahay? Wala naman. Oh, umatake na naman niyang hingal mo. Magpahinga ka na, sige na. Oo Nung, hindi kasi ako makatulog eh. Pag wala ka pa. Ikaw talaga, napaka maalalahanin mo sa manong mo. Matulog ka na, Junjun. Saan ka na naman ba nang galing? Ha? Brando? Yan lang huwitay. Eh, may mga dayuhan na mga taga-Dueñas. Maaangas eh. Pinalayas ko lang. Brando, ano ka ba naman anak? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang makikialam sa mga bagay na yan? Meron naman tayong mga barangay na siyang bahalang magpalayas dyan sa mga dayuhan na yan. Eh ang problema itay, natatakot yata yung mga taga-barangay. Siyempre, bilang taga rito sa lugar na ito, makikialam ako kahit naman sino siguro eh. Pwedeng makialam, di ba? Oh, sige na anak. Basta ang gusto kong mangyari, kahit na basagulero kang bata, pagdating ng araw, eh mapagyaman mo rin ang buhay mo. Kahit wala na kami ng nanay at ng mga kapatid mo. Tay naman. Ba't ba ganyan kayong magsalita? Eh parang nagpapaalam naman kayo. Biro lang yan, Brando. Hindi kasi alam ng karamihan na sa likod ng pagiging siga ni Brando sa kanilang lugar, malambot ang puso niya pagdating sa pamilya. Kaya lang, meron siyang ugaling matatawag nating hindi maganda. Kapag kasi nabibitin siya sa alak, kahit na gabing gabi ay bumibili siya sa tindahan, at kapag hindi lumabas yung may tindahan, binabato niya yung bubong at yung bintana. Katunayan, dahil sa ganon ng ugali niya, madalas siyang pinupuntahan ng taga-barangay sa kanila, katulad na lamang ng mga sumunod na gabi. Nagiinuman si Brando at ang kanyang kumpare nang mabitin siya sa inuman. Eh pare, tama na yan. Uwi na tayo. Hindi pare, bitin ako eh. Bitin. Iba yung tawag ng bitin pare. Maraming nagagawa yung salitang bitin.
pupunta ako sa tindahan. Huwag na pare. Tama na eh. Sapat na yun eh. Hindi nagpapigil si Brando na pumunta sa tindahan. Kaya lang sarado na yun. Anong oras na nga naman kasi? Hinakalabog niya yung pintuan ng bahay kung saan doon natutulog yung may-ari ng tindahan. Ganon na. Walang hiyaan na pala tayo ngayon. Susunugin ko'y bahay niyo. Nang sabihin yun ni Brando, biglang bumukas ang pinto. Ano ba, Kuya Brando? Madali naman pala kayong kausap eh. Alam niyong lasing si Brando, tapos pagtataguan niyo ako. Eh hindi ko naman sana uutangin yung alak. Ilan ba? Bigyan mo ako. 2 kahon. Babayaran ko ngayon din, ineng. Sa takot ng bata noon kay Brando, hindi na siya pinagbayad. Pero pinagduduldulan niya na kunin yung bayad dahil nga hindi naman niya uutangin yung alak. Yon ang isa sa pangit na ugali ni Brando. Ganon pa man, hindi natin matatawag na isa siyang sakit ng ulo sa kanilang barangay. Isang hapon, yung nanay at tatay ni Brando ay nag-aalala sa kanilang bunso. Madilim na kasi tapos napakalakas ng ulan at hangin. Hindi pa ito dumadating. Etay, susundan ko muna si Junjun. Baka napano na yung batang yun. Medyo malayo pa naman yung eskwelahan niya. Nang lumakad noon si Brando, meron siyang nasalubong na 2 lalaki. Iba ang tingin sa kanya ng mga yun. Pilit niyang hinahalukay sa kanyang isipan kasi para bang nakita na niya yung 2 lalaking yun. Hanggang sa kanyang maalala, yung 2 lalaki na yun, sila yung pinalayas ni Brando na pinagmamalaking mga taga Dueñas Iloilo daw sila. Kilala ko yung 2 yun ah. Yung ginagawa nila rito. Salamat kayo. At hahanapin ko yung kapatid ko. Pero kung hindi, lagot kayo sa akin. Bumalik na naman kayo rito para manggulo. Maya-maya pa, narating na noon ni Brando yung barangay. Bakit kaya ang daming tao? Ay, ale, ano hong meron dyan sa barangay? Ay, tignan mo yung bata, kawawa. May kagat yung muka, tapos yung leeg. Ha? Naku po, huwag naman sana yung kapatid ko. Nang silipin ni Brando yung pinagkakaguluhan sa loob ng barangay, nang lumo siya sa kanyang mga nakita, kasi kahit may malaking sugat sa muka at sa leeg yung batang nakahiga, kilalang kilala yon ni Brando. Kapatid ko? Junjun? Napahagulhol siya sa harapan ng mga taga-barangay. Merong isang bata na nakakita. Alam niya ang nangyari at namumukaan daw niya ang mga taong gumawa noon. Ayon naman sa kanilang kapitan, yung mga taong gumawa noon ay hindi mga taga roon. Sa madaling sabi, dayuhan ang gumawa noon sa kapatid ni Brando. Brando, saan ka ba nang galing? Bakit di mo man lang sinundo yung kapatid mo? Alam mo nang napakarami mong kaaway dahil basagulero ka rito. Hindi mo man lang ba naisip na maaaring yung kapatid mo ang gantihan ng mga taong binugbog mo? Ano pang magagawa natin ngayon? Tumakas na yung gumawa niyan sa kapatid mo. Hindi masagot-sagot ni Brando yung sinasabi ng kapitan dahil hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Makalipas lang ang 5 minuto, nariyan na ang mga magulang ni Brando.
Katulad ng nangyari kay Brando ay napahagulhol na lang sila. Wala na kasi silang magagawa ng mga oras na yun dahil wala ng buhay ang kanyang kapatid. Nang dahil sa ganon ang nangyari, unang sinisi ng nanay at tatay ni Brando ay siya. Hindi naman daw kasi gaganon eh ng kanyang kapatid kung hindi dahil sa mga kasalanan niya. Pinapalayas noon si Brando ng kanyang mga magulang nang nakaburol na ang kapatid niya. Siyempre para hindi na siya makadagdag pa sa sakit ng ulo at sa sakit ng nararamdaman ng kanyang mga magulang, mas pinili niyang lumayo. Bakit ganun ang buhay? Wala naman sana akong kasalanan sa pagkawala ni Junjun. Eh sabi ng bata dayuhan daw ang gumawa nun sa kapatid ko. Eh anong kinalaman ko rin sa mga dayuhan na yun? Pare, baka naman kasi yung mga dayuhan na taga-duenyas yung tinutukoy ni Kapitan, di ba? Tagay mo pare, tagay mo. Pare, sa maalala ko, nung hapon na lumabas ako ng kalakasan ng ulan at hangin, nasalubong ko yung dalawang pangit na yun eh. Oo, tanda-tanda ako yun. Mga taga-duenyas yun pare. Hindi kaya't silang gumawa nun sa kapatid ko? Eh nung klaseng tao ba yung mga yun? Kakagatin lang yung tao sa mukha pa. Di ba pare? Pinagyayabang ng mga dayuhang taga-duenyas na aswang daw ang lahi nila, di ba? Iba ka naman pare, naganyong aswang, tapos kinagat yung kapatid mo sa mukha. Pasalamat na nga lang tayo pare, dahil may natira pa sa kapatid mo. Alam naman natin ugali ng mga aswang na yan, di ba? Kung maaari, buto na lang ang ititira, di ba? Pare, total eh, napagkwentuhan natin to. Hindi sa usapang lasing ah. Ha? Hindi usapang lasing. Kaya mo ba akong tulungan? Eh kung may maitutulong ba ako eh? Bakit naman hindi pare, di ba? Ano bang klaseng tulong ang hinihingi mo sa akin pare? Pare, gusto kong malaman kung saan ba sa duenyas yung mga aswang na yun at akong bahala pare. Kapag nalaman mo kung saan sila, tapos na trabaho mo, tapos na ang pagtulong mo sa akin, ayos ba yun? Walang problema dyan pare. Alam mo namang marami tayong kapit dyan. Yung mga intel ba natin noong araw? Yung tatay mo hindi ikaw. Kaya nga pare di ba? Lumalapit ako sa iyo para hanapin natin kung saan ba matatagpuan yung mga taong yan para makapaghiganti man lang. Di ba? Eh sige pare, walang problema. Bago ilibing noon ang kapatid ni Brando, nalaman na niya ang detalye kung saan ba matatagpuan ang pamilyang yun. Wala kasing duda na ang nakalaban noon ni Brando ang gumawa noon sa kanyang kapatid. Tay, inay, alam ko na kung saan nagtatago yung mga gumawa niyan kay Junjun. Itay, kung inyong mamarapatin, huwag muna nating ipalibing si Bunso. Antayin natin na mabigyan man lang ng hustisya. Anong klaseng hustisya ang sinasabi mo, Brando? Ha? Kamay na bakal? Brando, alam mo ang pinagdadaanan natin. Huwag mo nang dagdagan. Eh baka yung pinaplano mo eh bumalik sa'yo. Ikaw pa ang mapano. Ipagpasa Diyos na lang natin ang nangyari kay Junjun. Eh, kayo ho ang bahala. Basta ako, sinabi ko na lang ho yung maaring pwede ko man lang may tulong para sa kapatid ko. Di ba? Pare-pare, lay ka na. Masama na tingin sa iyo ni nanay mo eh. Lay ka na, mas makakadagdag ka lang sa bigat ng saloobin nila kapag nakikita ka nila rito. Di ba?
Halika na, pare. Sige, tay. Alis na ho ako. Nang dahil sa alam na ni Brando kung saan matatagpuan ang pamilyang Yona, hindi siya nagsayang ng oras na puntahan ng lugar. Pero bago siya makarating sa lugar, napansin niyang bakit ganon? Hindi yata ito lugar ng tao. Kasi ayon doon sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng kanyang kumpare, medyo liblib nga raw ang lugar na yon. Liblib nga, pero hindi niya inaasahan na ganon katago ang lugar. Baka dito pa ako mapano. Gabi na eh. Bukas na lang. Babalikan ko kayo bukas. Kung anong ginawa niyo sa kapatid ko, ipapalasap ko rin sa inyo. Pagbalik ni Brando sa bayan, meron siyang nakilala na tindera ng ukay-ukay. Ale, magkanong damit? Ay, mura na lang siya'yo. Ba't ba ganyan ang tipo mo? Warak-warak yung damit mo. Nakipag-away ka ba sa kagubatan? dami niyo naman hong tanong eh. Pagbilan na lang ho ako. Iho, doon ka nang galing siya gawiron. Di ba? Gubat dun. Oo nga ho. Kung ako sa'yo, huwag ka nang babalik dun. Aswang ang mga nakatira dun. Alam ko. Eh, alam mo naman pala eh. Mapo ka nga dito at mukhang meron kang pinagdadaanan. Ano ba yun? Ganito ho kasi yun, Ale. Kaya ho ako nagpupumilit na pumunta sa lugar na yun. Nandun yung mga salarin eh. Nandun yung mga taong may halangang bituka. Pati ba naman yung kapatid kong nananahimik? Kapatid kong sakitin, dinamay pa nila. Kung meron silang problema sa akin, dapat kausapin nila ako. Di ba, Ale? Bakit pati yung kapatid kong wala namang kinalaman sa away namin eh, dinadamay pa nila? Anong klaseng tao sila? Halos napapaiyak na si Brando sa harapan ng tindera ng ukay-ukay. Hanggang sa natahimik na lang siya nang bigyan siya nito ng ideya. Ayon sa matanda, kahit sino ka pa, kahit pulis ka pa o sundalo, kapag pinasok mo ang lugar na yun, hindi ka na makakalabas pa ng buhay. Pero ang ideya na ibinigay sa kanya ng matanda ay pwede niyang pakinabangan. Ganito kasi yun. Sabi ng matanda, magpanggap siya na naglalako ng damit. Ikutin niya ang buong baryong yun upang malaman niya kung saan ba nakatira yung mismong gumawa nun sa kapatid niya. Ipinaubaya sa kanya ng matanda yung mga damit para meron siyang magandang dahilan sa pagpasok sa lugar na yun. Ano? Alis ka na ba, Brando? Oo manang. Alis na ho ako. Ay, napakalaking tulong ng ideya na binigay niyo sa akin. O, sandali. Bago ka umalis, dalhin mo to. Bawang? Asin? Anong gagawin ko rito? Brando, yan lang ang may tutulong ko sa'yo. Magbitbit ka ng bawang. Suntukin mo sila ng bawang sa mukha. Nakakapatay ho ba ng aswang to? Totoo bang takot sila? Yun din ang pagkakaalam ko. Sa tanda ko na to, Brando, kahit paano naaral ko na rin sa sarili ko ang mga pangontra. Sige ho. Tutuloy na po ako hanggat may araw pa. Sige, mag-iingat ka. Pagtungo noon ni Brando sa lugar na yon, inabot siya ng hanggang alauna ng tanghali bago niya marating yung mismong boundary. Medyo mahirap kasi yung lugar na kanyang tinahak
Kung titignan mo, halos hindi pa dinaraanan ng tao yung papasok sa kanilang baryo. Damit ho kayo dyan! Baka ho gusto nyo ng damit. Mura lang! Presyong masa. Brad. Baka gusto mo ng damit. Nang lumingon kay Brando, yung tinatawag niya ay agad niyang namukaan yun. Lumapit ito sa kanya at sinabing, "Magkano?" "Mura lang. Presyong masa." Nag-aalala noon si Brando na baka mapansin siya ng lalaki o kaya na may makilala. Mabuti na lang talaga at medyo maganda yung ideya na sinabi sa kanya nung matandang babae dahil yung mukha niya inilagyan niya ng kung ano-ano. Presyong masa ba? Kukunin ko itong isa. Mukhang bagay ito sa akin. Eh bagay na bagay talaga sa iyo yan. Eh saan bang bahay mo, Brad? Sukatin mo kung gusto mo. Sige, sandali lang. Sandali lang. Diyan ka lang. Pumasok ang lalaking yon sa mismong bahay niya tapos isinukat pa yung pantalon. Paglabas noon, nakaporma na, nakatakin pa ang lalaki. Aba, bagay na bagay sa'yo. Magkano to? Bahala ka na. Kahit na pangkain lang, sapat na sa akin yun. Baka malugi ka, Brad. Di, ayos lang yun, ayos lang. Sa totoo lang nung mga oras na yon, nanggigigil na si Brando at gusto na niyang pungusan yung lalaking kausap niya. Nakumpirma kasi niya agad na yung lalaking yon isa ron ang nasalubong niya nung mangyari yung araw na pagkitil sa buhay ng kanyang kapatid. Eto na, salamat. Wika pa nung lalaki tapos nagpatuloy na si Brando sa paglalako. Damit ho kayo dyan. Presyong masa lang. Damit ho. Mga original yan. Galing pa ng Amerika. Damit ho, damit. Bigla na lamang, yung mga tao sa paligid ay nagsigsipasok sa loob ng bahay. Pinagtatakan niya kung bakit biglang nawala ang mga tao, eh wala naman sana siyang gagawin pang masama nung mga oras na yun. Ano bang nangyayari? Nako, mahirap to. Baka mamaya eh, alam na nilang may plano ako sa lugar na ito. Yan ang gusto ko. Matakot kayo sa akin. Dahil pag di kayo natakot sa akin, eh, tabla-tabla tayo. Ah, damit po kayo dyan. Pantalon, short, mura lang, presyong masa. Ang dahilan pala ng pagtatago ng mga tao dahil naramdaman nilang may kakaibang paparating. Hindi agad yon naiintindihan ni Brando hanggang sa maya-maya pa habang siya'y naglalako ay nabangga siya ng isang matandang lalaki. Eh, bakit naglalako ka rito? Ha? Eh, baryo to diba? Masama bang magbenta sa baryo nyo? Eh, presyong masa na nga lang eh. Kung ako siya yung bata, umalis ka na rito. Eh bakit mo ako paalisin sa ibang baryo na ito? Delikado ka rito. Nandyan na si Nole. Sinong Nole? Wala akong pakialam sa Nole na yun. Wala naman akong kasalanan sa kanya. Baka kayo meron. Hindi na kumibo ang matandang yun. Pero naintindihan ni Brando na yung tinutukoy niyang si Nole ang dahilan kung bakit nagsigsitago sa mga bahay nila ang mga tao roon. Nakita noon ni Brando na papalapit na sa kanya yung taong tinutukoy. Napatayo na lang siya noon at umaasa siyang ang taong yun ay makakatulong sa kanya. Brad, damit. Baka gusto mo ng damit. Eh, maginaw dito eh. Nakasando ka lang, puti pa. Baka gusto mo. Presyong masa lang. Presyong masa ba?
Anong ginagawa mo rito? Teka nga, eh kung magsalita ka parang sa itong bayo na to ah. Sino ka ba? At bakit ba takot na takot sa iyo mga tao rito? Kung ako sa iyo kaibigan, umalis ka na rito. Alis na. Hindi mo alam yung tinatapakan mo ay lugar ng mga lugar ba ng mga aswang? Oo. Alam ko ho yun. At nadinig ko rin ang pangalan mo kanina. Ikaw daw si Nole. Ano ka ba? Bakit ba takot na takot sa iyo mga tao rito? Oo, tama ka. Ako nga si Nole. At nagpunta ako rito para kuhanin yung mismong supremo nila rito dahil meron siyang kasalanan sa akin. At hindi lang sa akin, pati sa mga taong inargabyado niya at sa aking kapanalig. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dahil hindi ito ang tamang lugar para magtinda ka ng mga paninda mo. Mangangatwiran pa sana noon si Brando nang biglang... Kaya ka pala nandito. Dahil hinahanap mo yung isa sa nakatira dito na pumaslang sa kapatid mo. Tama ba ako, Brando? Ha? Teka lang. Sandali. Manghuhula ka ba? At paano mo nalaman na Brando pangalan ko? At saka yung pakay ko rito? Sino ka bang talaga? Inuulit ko, Brando, ako si Nole. Kaya kong basahin ang isip ng taong nasa harapan ko. Hanga din naman ako sa'yo. Kahit na wala kang kakayanan, mas pinili mong pumasok dito para hanapin yung mga taong gumawa nun sa kapatid mo. Brando, malis ka na. Ako nang bahala ron. Idadamay ko na sa ustisya yung kapatid mo. Delikado tong baryong kinatatayuan mo. Sige na, umalis ka na. Akala noon ni Canole ay aalis na si Brando dahil umikot na ito sa mga kabahayan. Pero hindi pala siya aalis dahil ang plano niya, papatayin niya yung lalaking bumili sa kanya ng pantalon at ng polo. Akala mo siguro aalis ako rito, Nole. Wala akong pakialam dyan sa lakad mo rito. Basta ako papatayin ko yung bumili sa akin ng polo dahil siya ang gumawa nun sa kapatid ko. Tinadyakan ni Brando yung pintuan at nakita niyang may apat na lalaki sa loob. Teka nga, kilala kita eh. Ikaw yung mayabang na nagpadaya sa amin nung kailan ba yun? Basta! Anong ginagawa mo rito? Ha? Baka naman sasabihin mo sa aming maghihiganti ka dahil yung kapatid mo ay aming kinagat. Ha? Ano? Mabuti naman at inamin mo na kayo nga ang may gawa noon. Nandito ko para maghiganti. Papatayin ko kayong apat. Mga wala kayong puso. Agad na nilabas ni Brando yung bawang at asin. Tapos hinugot niya yung itak niya sa kanyang tagiliran. Brada, ano ba yung hawak mo? Ha? Sa palagay mo, ubra sa amin yan? Hindi kami yung mga klase ng aswang na tinatalaban ng asin, ng bawang, ng itak, at ng barel. Malas mo. Dahil wala pa kaming hapunan, kaya ikaw ang gagawin naming hapunan ngayon. Dinakma si Brando ng dalawang lalaki pero pilit siyang nang lalaban. Natapon lang yung bitbit niyang asin at bawang. Tapos yung itak niya ay inagaw pa ng isang lalaki. Malaki man noon ang katawan ni Brando pero hindi siya umuubra sa lakas ng mga katawan ng mga yon. Agad siyang piniringan tapos itinali sa papag.
Lumaban kayo ng patas. Mga walang hiya kayo. Patas? Bakit? Sa palagay mo, magkakaroon pa ng patas sa ganitong klase ng sitwasyon? Mga kasama, ano pang inaantay nyo? Pag-agaw-agawan nyo na. At itong dalamong asin at bawang, ito lang naman ang magiging rekado mo, Brando. Diba? Hindi naman kami tinatablan nito eh. Pero ito, imposibleng hindi ka tablan. Ha? Sino ka? Nakapasok na pala sa loob si Canole habang binibindisyonan ng mga aswang si Brando. Andito ako para hulihin kayo. Pati yung tatay mo. Baka gusto mong matulad sa nakapiring, sa nakatali. Ganon? Bakit hindi nyo subukan? Wala namang problema kung magkakasubukan tayo bago ko man lang kayo patayin. Hoy, pwede bang tanggalin mo yung piring ng tao? Gusto kong makita niya kung paano ko kayo pagpapapatayin. Napasunod ni Canole yung isa kaya tinanggalan ng piring si Brando. Maya-maya pa yung dalawa ron ay mabilis na sumugod sa kanya pero tumitilapon sila. Yung isa pa nga, lumusot pa sa bintana at tumagos sa kabilang bahay dahil ang mga bahay nila ay gawa lamang sa pawid at yung bubong ay kugon. Teka lang! Daya mo naman eh! Teka lang! Ano ba kasing kailangan mo sa amin? Wag mo hawakan. Katulad ng sinabi ko, yung tatay mo ay huhulihin ko dahil meron silang kasalanan. Tawagin mo yung tatay mo. Ngayon din. Tumakbo ang lalaking yun papalabas habang si Brando ay tinanggalan niya ng tali. Ikaw Brando, di ba sabi ko sa iyo umuwi ka na? Nandito ka pa rin. Ang tigas din ng ulo mo eh, no? Gusto mo yata talagang mamatay. Umalis ka na. Kung meron ka mang galit sa mga taong yun, pues, ipaubaya mo na sa akin dahil mamamatay ka lang dito. Karapatan kong gawin yun. Siyempre, kapatid ko yun eh. Natural. Natural na pumasok ako sa lugar na to. Tapos pala layasin mo ko. Brando, iligtas mo yung sarili mo. Nakukuha mo ba ibig kong sabihin? Hindi ka marunong umintindi. Umalis ka na. Alis na! Nilalakihan pa ng mata ni Canole si Brando nung mga oras na yon. Kaya medyo nakaramdam siya ng takot. Tapos nagtatakbo na si Brando papalabas. Inisip niyang kung mapapatay ni Canole yung mga taong hinahanap niya ay mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Kaya lang, bago siya makalayo, nadampot siya ng isang matanda sa pagkakatanda ni Brando. Ito yung matandang bumangga sa kanya. Siyang ka pupunta, ha? Uwi ka nito sa kanya habang nagngangalit sa galit. Tatang, ako isang tindera lamang. Wala naman akong kinalaman sa gulo nyo. Aalis na ako. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Hapunan ka namin. Hapunan? Nagkakagulo na nga rito sa inyo. May naghahanap ka pa ng hapunan? Nandoon yung taong matapang. Yun ang gawin yung hapunan. Wala akong pakialam dun. Basta ang gusto ko, ikaw ang hapunan ko rito sa aking bahay. Nawalan ng malay noon si Brando dahil agad siyang tinigalpo ng matandang aswang. Makalipas lang ang 30 minuto, nakaramdam siya ng lamig dahil binuhusan pala siya ng tubig na galing sa balon. Ang daming nagnanasa sa'yo. Kanina pa. Pero ako ang nagtagumpay. Anong gusto mong una kong tanggalin sa katawan mo? Hita!
kamay? Tenga? O baka naman na ulo? Ano? Mamili ka, Brando. At paano mo ako nakilala? Aba, mamamatay ka na nga. Gusto mo pang malaman, ha? Habang sinasabi yung kay Brando ay hawak-hawak ng matandang lalaking pangit ang muka, yung itak niyang may dugo. Senyales na mukhang katatapos lang nitong tumaga ng laman. Tapos, dinidikit-dikit yon sa kanyang katawan. Diyos ko po. Huwag niyo naman po sanang ipag-adya na ito na ang pinakahuling gabi ko. Gusto ko lang naman pong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Hindi ko po inaasahan na ganito sasapitin ko. Pakikinabangan lang ng aswang ang katawan ko. Huwag naman. Anong sinasabi mo? Ha? At nagdadasal ka pa, Brando? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Tawagin mo ang Diyos mo. Kung totoong meron. Baliw kang aswang kang matanda ka. Kapag nakawala ako rito, yung hawak-hawak mo, itataga ko sa leeg mo, tatanggalin ko yung lalamunan mo, tanda. Akmang, tatagain na nun si Brando sa leeg nang bigla siyang tamaan ng bote. Sapol sa ulo ang matandang aswang, kaya't nabitawan niya yung hawak niyang itak. Ikaw na naman? Akala ko nakatakas ka na. Nahuli ako ng matandang yan eh. Hoy, bangon dyan. Supremo ko no. Bangon. Ikaw ah. Hindi ba pinagsabihan na kita noon na magbago ka na? Kaya ako napunta rito dahil natanggap ko yung reklamong umatake ka na naman sa baryo kung saan tayo huling nagkita. 5 taon na nakakaraan. Tapos, ngayon, harap-harapan, etong dayuhan. Gusto mo pang katayin? Walang hiya ka talaga, no? Anong ginagawa mo rito? At nagkukunuri ka pa na hindi mo alam kung bakit ako nandito? Halika, sumama ka sa akin. Tuturuan kita ng leksyon na kailanman hinding-hindi mo makakalimutan. Teka lang, matatanggal yung buhok ko. Dapat lang. Ay, sandali. Ay, kalagan mo muna ako rito. Baka mamaya magdatingan pa yung mga anak niyan. Ay, kainin ako. Oo nga no. Teka lang ha. Kinalagan noon ni Canole etong si Brando at tinanong pa kung saan ba namamalagi ang anak ng matandang hawak-hawak niya. Dito lang din namamalagi yun pero natakot ni. Alam kasi noon na yung tatay niya ang sadya ko rito. Anong gagawin mo sa matandang yan? Yan na yung pinakamasakit na parte. Kaya lang, wala akong pwedeng pagpilian. Bahala na yung mga tao ang humatol sa kanya. Dinala ni Canole ang matandang yon sa pamilyang kanyang inargabyado at hinayaan niyang hatulan ng mga tao roon ang matanda. Si Brando naman, bago umalis sa lugar ay nataga niya sa ulo yung taong gumawa ng karumal-dumal sa kanyang kapatid. Kitang-kita ni Brando na tumagas ang mabahong dugo ng lalaking yon. Isang araw pang lumipas, halos hindi makatulog si Brando sa mga nakaraan. Maya't maya kasi bumabalik sa isipan niya yung ginawa niya sa tao. Panaginip na naman. Ilan ba ako patutulugin ng konsensya ko? Brando, gabi-gabi ka na lang yatang ganyan. Oo nga eh, tay. Naipagtanggol ko na kasi yung kapatid ko. Tay, hindi ko lang naikwento sa inyo. Kaya ako nagtagumpay sa lakad ko dahil dun sa nuli na yun. Sayang nga eh, hindi kami nagkakwentuhan pa ng maayos. Brando, sinabi ko naman sa'yo na dapat ay pinabayaan mo na lang yan sa kung kanino at Diyos na ang bahalang humatol sa kanila. O yan ngayon, nangyayari sa'yo, halos hindi ka makatulog. Itay,
Di niyo naman ako masisisi. Mahal ko yung kapatid ko eh. Eh pinagtanggol ko lang siya. Pinagtanggol ko lang. Sabihin na natin ganong, Brando. Ang problema nga. Ang problema. Inuusig ka ng konsensya mo dahil tinaga mo sa ulo yung lalaking yon. Diba? Naintindihan ko galit mo. Naintindihan ko puot mo. Pero hindi pa rin dapat ganon. Nakita mo na ngang may taong humahabol dun sa lahi na yung bakit hindi mo pa pinaubaya. Diba? Eh, itay. Eh, maaring mali nga ako. Pero di nyo ako masisisi. Bugso ng damdamin yun eh. Saka gustuhan kong makagante, hindi ko na inisip yung mga mangyayari sa uli. Pero ngayon ko lang din na-realize na mali talaga. Iyan mo na itay. Ayos lang yun. Kinabukasan, pupunta sana si Brando sa gilid ng sapa upang mamingwit dahil wala silang ulam nung araw na yun. Kaya lang, nung nandoon na siya, para bang may nang bubulabog sa sapa kung saan siya namimingwit. Meron kasing nang babato, yung bato na para bang pinagtitripan siya. Ano ba? Mga wala kayong magawa sa buhay ah. Katatapos ko lang tumaga ng aswang sa ulo, baka gusto nyong kayo nasunod kong tagain. Ano? Nasumbin ng babato dyan. Ganitong wala pa akong kain mainit ulo ko. Ang init naman ng ulo mo, Brando. Oy, kano ulit? Tama, ikaw nga yun. Akala ko umuwi na kayo. Di pa. Hinahanap talaga kita. Dami kong napagtanungan, dito ka lang pala nakatira. Oy, bakit? Bakit hinahanap mo ko? Wala akong kasalanan sa'yo, di ba? Wala. Bakit mo ko hinahanap? Meron lang sana akong gustong itanong sa iyo eh. Okay ka lang ba? Kasi hindi ko man nakita kung paano mo tagain yung aswang sa ulo, pero nababasa ko sa isip mo na para bang inuusig ka na ng konsensya mo. Yun na nga ho ang masakit. Talagang inuusig ako ng konsensya. Pinagsisisihan ko na rin ngayon yung ginawa ko sa aswang na yun. Pero alam mo, Brando, naiintindihan kita eh. Kahit sino gagawin yan. Pero okay na rin yun. Kasi naipagtanggol mo na yung kapatid mo, diba? At siya nga pala, sa babahe nyo, baka naman pwedeng makikain mo na ako. Isang linggo na ako di kumakain eh. Eh yun nga yung problema namin. Kaya ako namimingwit kasi wala kaming ulam. Eh ganun ba? Adi tulungan na kitang mamingwit. Nagkasundo pa si Brando at si Canole nung mga oras na yon. At dito, ikinuwento ni Brando kay Canole ang mga nangyari. Ultimong ugali ni Brando ay kanyang naikwento hanggang sa nasambit na lang din ni Canole na merong problema sa kanya kaya nangyari yon sa kanyang kapatid. Napaiyak na lamang si Brando sa mga payo ni Canole. Kung tutuusin kasi, napakatalinhaga magsalita ni Canole lalong-lalo na pagdating sa mga advice. Mga kababayan, isang magandang gabi sa inyong lahat. At ito ang kwento natin sa gabing ito. Salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa aking momunting YouTube channel.